Nag-ikot ang PNP at Bulacan LGU sa mga tindahan sa Bocaue, Bulacan. Tumaas din ang presyo ng mga paputok dahil umano sa kakulangan ng supply. Si Bea Bernardo sa report, Rise and Shine, Bea. Ilang linggo bago ang pagpapalit ng taon, mangilan-ngilan na ang mga namimili ng mga pailaw at paputok. Pero ang mga nagtitinda, nangangamba ngayon dahil sa kulang ang supply. Kwento ni Tony, sa mahigit 20 taong pagbibenta niya ng paputok sa Bocaue, Bulacan, ngayon lang siya nakaranas nito. Mataas ang bentahan pero wala na rin maibenta, kaya wala na rin saysay yung pagtataas. Ayon sa Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association, naantala ang pagdating sa bansa ng raw materials na ginagamit sa mga pailaw at paputok. Kasama na riyan ang mataas na presyo ng gasolina. Late production, ang ibig sabihin nun, kukunti po yung production ng mga manufacturers and the demand is high. Umaasa naman ang mga vendor at manufacturer na makakabawi sila sa susunod na taon. At dahil may shortage sa supply, nagtaas tuloy ang presyo ng mga paputok. Ang lucis nasa 5 hanggang 7 pesos na ang bawat peraso. Ang quitis nasa 9 hanggang 15 pesos. Habang ang small fountain tinatayang nasa 35 hanggang 50 pesos na ang bawat peraso. Ang sawa nasa 800 hanggang 1,000. At ang aerial fireworks nasa 1,800 hanggang 2,000 pesos. Samantala, nag-ikot naman ang lokal na pamahalaan ng Bulacan at Philippine National Police sa hilera ng mga tindahan ng paputok sa Bocaue. Sinilip ng mga otoridad ang safety features ng mga nabibiling paputok at pailaw. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., mahigpit na tinututukan ng pambansang pulisya ang bentahan ng ilegal na paputok, lalo na sa online. Ang ating ACG po ay patuloy po siya na nagkakaroon ng cyber patrolling po. Parang sa ganun ay mahuli po yung mga nagbebenta ng paputok online. Hinihiling ng lokal na pamahalaan ng Bulacan na emendahan ang Memorandum Order 31 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing memorandum, inaatasan ang pambansang pulisya na i-regulate ang bentahan at manufacturing ng mga paputok. Pero ayon sa Bulacan LGU, mas mabibigyan na oportunidad ang mga negosyante at maiiwasan ang pagbenta ng mga ilegal na paputok kung maaamendahan ito. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.